Akala ko, magkasama kayo. Halika, hanapin natin. Buti hindi akong tinanong mo kung nasaan ang boyfriend mo. Ako si Marco Montenegro. Eh, kilalang-kilala naman po kayo dito sa bayan ng Olivares. This is not working. Anong sinasabi mo? Sorry, gusto ko lang malaman mo ang totoo. Hindi kita mahal. Mabuti na masaktan ka ngayon. Kaysa dumating ang araw na paulit-ulit ka na masasaktan kapag pinilit natin ito. Ano ba inaatupag mo? Babae ba? I'm sure walang kwentang babae yan. Lahat naman ng babae sa'yo walang kwenta kundi si Jane. Exactly. Si Jane ang nararapat para sa'yo. Ano ang ibig sabihin nito? Yan infinity. Walang hanggan katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Will you marry me? Oo. What were you thinking? Mahal ko si Emily, so live with it. Peperahan ka lang yan. Kung di ko mabagong isip mo, that's okay. Ako ang aalis dito. Lalayo kami ni Emily. Ano gagawin ko para mawala si Emily sa buhay ni Marco? Margaret, mabuting tao si Emily. Hayaan mo na sila. Ate, pati ba naman ikaw si Marco kinakampihan? Hindi, kasi naman mali ka. Matagal nang mahal ni Marco si Emily. Hayaan mo na sila. Pwede ba? Huwag mo kong seser muna na parang bata. Alam ko kung ano ang dapat kay Marco sa pamilya ko. E palibasa, hindi naman ikaw ang ina ni Marco eh, kaya baliwala sa'yo kung itapon niya yung kinabukasan niya. Tama ka. Hindi nga ako ina ni Marco. Pero mahal ko siya. Mahal ko si Marco na parang tunay kong anak. Margaret, anong gusto mong mangyari kay Marco? Bumalik sa dating ugali niya na papalit-palit ng babae? May direksyon siya ngayon. Maganda. Dahil yon kay Emily. Dahil nahanap niya na ang babaeng mamahalin niya. Ano bang alam mo sa pag-ibig, ate? Wala. Kaya ka nga tumandang dalaga. Hindi ka Diyos. Hindi mo alam lahat. Ako na humihingi ng paumanhin para kay Margaret. Okay lang yon. Talagang ganun si Margaret. At saka, totoo naman lahat ang sinabi niya eh. Talagang wala naman akong alam tungkol sa pag-ibig. Totoo ba yon? Baka nakakalimutan mo na minsan ay umibig ka din. Noon yun, matagal na. At sinabi ko naman sa'yo, hindi kita mahal. Hindi sa ganung paraan. At kung sadyang siya lang ang iyong mahal, asahan mong ako'y di hadlang habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay maging hanggang sa walang hanggan, maging hanggang sa dulo ng walang hanggan. Huwag ka magpa-apekto kay Mama. Hindi niya makapago ang isip ko. Ako pa rin naman nalo dito. Pero tama siya. Sino ba naman ako? Nagtatrabaho lang sa hasyenda ninyo. Wala akong narating. Ano naman ang may bibigay ko sa'yo?
Meron, Emily. Mahalaga ka sa akin. Ikaw na ang buhay ko ngayon. Ayoko mawala ka sa akin. Kung gusto mo, bukas na bukas, pakasal tayo. Marco, kung magpapakasal tayo, huwag nating madaliin. Gawin natin yun ng tama. Ilang araw na nag-iiyak si Emily. Nasaktan dun sa sinabi ng mama mo. Pasensya na po kayo, Mang Herman. Asahan nyo, paninindigan ko si Emily. Hindi ko siya sasaktan. Mang Herman, tulungan nyo naman ako kay Emily. Baka bigla siya umatras sa kasalan dahil kay mama. Alam mo, Sir Marco, malaking dagok kay Emily yung sinabi ng mama mo. Kasi para sa aming mga mahirap, lalo kung galing sa inyo sa taas ng mga mayayaman, nasabihin nyo na wala kami pinag-aralan, mga mangmang kami, mabigat po yun. Kaya, pakiramdam ni Emily, hindi na siya karapat-tapat para sa iyo. Pero kung ilan naman kinakailangan para maharap niya si mama, pwede naman po ako tumulong eh. Kung okay lang mo sa inyo, ako na yung gagastos para sa pag-aaral niya. Hindi yung tatanggapin ni Emily. Hindi niyo naman sasabihin na sa akin ang galing ang pera. Basta ang importante, matupad ni Emily ang pangarap niya. At kaya niyang humarap sa mama na nakataas ang noo. Emily, nako, may maganda akong surpresa sa iyo. Maitutuloy mo na ang pag-aaral mo. Saan naman po galing yan? Nakadiretso ako. Ha? Hindi po ba dapat ipasok na lang ninyo sa cooperative yan? Hindi na kasi... Pampalit doon sa perang kinuha niyo. Hindi, kasi ang gusto niya... Sino? Ang gusto niya... Kay Marco ba galing yan? Ay naman! Anak, hindi ko hiningi ito, ha? Ito'y ikinusang loob niya. Ang sabi niya, gamitin sa pag-aaral mo para makatapos ka, hindi ka na mapapahiya doon sa pamilya nila. Ay, hindi niyo dapat tinanggap yan eh. Isosoli natin yung pera niya. Ang tagal mo hindi nagparamdam sa amin, Marco. Hindi Pasko, hindi ka sa amin sumamang makipag-inuman. Dami kong ginagawa eh, kayo naman oh. Busy sa babain eh. Ano Marco, nakuha mo na ba? On na kami ni Emily. Okay lang? Yun na nga ba sinasabi ko yun. Yan na bang sinasabi? Ano ba yan? Pare, ito na. Ayun yung 50. Diyan, yan mo na. Lalo ka na. Di ba sa'yo mo, lugi na yung negosyo mo? O, di 50 sa'yo na yan. 50 lang yan ang pusta. Pusta yan. Oh. Okay lang kung sabihin ko sa inyo. Pakakasalan ko na si Emily. Wow. Pare, natagpuan mo na magpapatumba sa'yo. Eto, lasan na natin pag-uusapan yung babae na yan, okay? Oh, sige. Lalo ka na. Sige, ako na sandala naman. Sa'yo. Lugi ni negosyo mo yan. Tago mo na yan. Sige. Ayun na ako. Ayun na nga. Okay. Let's drink to ano tayo natin okay. Pang-tag-tag. Madam Margaret? Nagulat ka? Ine-expect mo si Marco? Madam, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Layuan mo ang anak ko. Madam, wala naman po kaming ginagawang masama. Mahal ko po ang anak ninyo. Mahal mo? O mahal mo ang mga bagay na binibigay niya sa'yo? At chinek ko rin ang bank account ni Marco. Nalaman ko na nag-withdraw siya ng malaking halaga. Para sa iyo yun, di ba? Isosoli ko naman. Huwag na. Balato ko na lang yun para sa'yo. Basta't umalis kayo dito.
Hindi po ako aalis dito. Baka nakakalimutan mo. Itong tinutuntungan mo lupa, lupain ko lahat ito. At kahit anong oras, kayo ko kayong paalisin. Hindi ko iiwan si Marco. Hindi ka mahal ni Marco. Libangan ka lang niya. Isa sa mga maraming babaeng ginamit niya. Hindi po yan totoo. Sinabi niya sa akin na hindi niya ako lolokohin. At naniwala ka naman. Alam mo naman ang reputasyon ni Marco pagdating sa mga babae. Bakit? Akala mo nagbago siya dahil sa'yo? No. Alam ko ang nararamdaman ni Marco para sa akin. Alam kong mahal niya ako. Niligawan ka lang ni Marco dahil sa isang pustahan. Hindi yan totoo. Alan? Ma'am. Sabihin mo nga sa kanya kung ano naging pustahan niya ni Marco. Pinagpusta ka ng barkada namin ni Marco sa halagang 50 pesos. Hindi ako naniniwala. Sabi mo pa iba, Alan? Kapag nakapag-sex sa'yo, 50 mil. Pag dinala ka sa altar, will you marry me? 500,000 pesos. At, Emily, hanggang sa altar lang, wala siyang balak pakasalan ka. You're pathetic. Ako niyo po sa akin. Sandali. Ito. Ako na lang ang kakausap sa Bonifacio Bank tungkol sa outstanding loan niyo. Thank you, tita. Hi, Emily. Bakit? Mahal mo ba talaga ako, Marco? Oo naman. Kano mo ako kamahal? Anong halaga ko sa'yo? 1,000,000? 1,000,000? O 50 pesos? Ibig sabihin? Totoo? Pinagpustahan ninyo ako? Emily, hayaan mo na akong paliwanag. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Laro-laro lang pala lahat ng ito sa'yo! Ganun lang pala kababa ang tingin mo sa'kin, isang bagay na pagpupustahan! I'm sorry. Oo, nagsimula sa pustahan. Pero nagpako ang lahat nung makilala kita. Emily, mahal kita. Mahal na mahal kita. Ito. Itong 50 pesos mo! Ayoko na ulit makita ka kahit kailan! Emily! Emily! Paliwanag, Emily! Emily! Emily, buksan mo ang pinto. Mahal na mahal kita. Emily!
Emily, buksan mo ang pinto. Umalis ka na, Marco! Ayusin natin ito. Ayusin natin ito. Wala ka nang pwedeng sabihin para magbago ang isip ko, kaya umalis ka na! Umalis ka na! Marco! Sabi ba? Umayos ka na, ha? Masyado nang nawawala niya ang anak ko. Kanta na muna siya. Sobra-sobra ni... Tawag ko! Tawag! Huwag! Tay! Huwag! Huwag, tay! Kanta na muna siya, ha? Masyado na siyang babae sa inyo, eh! Masyado na siyang babae! Huwag! Huwag! Lumayas ka na! Habang nagpapapigil pa ako sa aking anak, ha? Lumayas ka na! Huwag mo nang hintayin na babalik ang pakihan dito ulit, ha? Layag ka! Hindi totoo ang iisip ko sa akin. Mahal na mahal kita, eh. Mahal kita. Pwede ba, Marco? Ihinto na natin to. Hindi mo na kailangan magpanggap. Tutusin, patas lang tayo. Hindi ko na rin kailangan magpanggap. Ibig mo sabihin? Akala mo ba, mahal kita? Hindi! Alam mo kung anong mahal? Yung sing-sing na binigay mo sa akin. Wala na. Binenta ko na, Marco. At yung pera na binigay mo na itay, wala na yun. Ginamit mo ako. Ginamit din kita. Gaya na sinabi ko, patas lang tayo. Inilton, sadyang siya lang ang iyong mahal. Asahan mong ako ginagawa mo, ha? Ay, kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo dito. Lalayo ako kay Marco. Naku, huwag kang padanos lalo. Anak. Huwag niyo na akong pipigilan, tay, kasi hindi mo na kaya, eh. Hindi mo na kaya. Tayong dalawa mag-aalis dito para mailayo kita dun sa demonyo yun. Binenta ko na, Marco! Thank you.
Sir Marco, pasensya na po. Hindi namin matatanggap ang pera ninyo. Ano, nahanap mo ba siya? Tita, hinanap ko siya sa buong Olivares pero hindi ko nakita si Emily. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Oh, it's good you're here. You have to stay for lunch. May darating akong bisita. Sige, ma. Ma'am. Oh, she's here. Hi, Jane, dear. Hi, hello. Tita, pinapasabi po ng papa kung pwede siyang mag-invest ulit sa business niyo. Kung makakahabol pa. Ay, oo, naku, anytime. Teka, ikaw ba makakadeal ko? Ako na daw mag-aasikaso. Oh, good, very good. Marco, halika na. Bag ko. Opo, ma'am. Halika na. Jane, let's go. Oh, how was it? I mean, did you find it? Marco. Tita. Pwede ka nang umalis kung ayaw mong makasama si Jane. Tita, wala naman akong gagawin ngayon eh. So, and I need a little distraction. May dala po akong masarap na ulam. Buti naman. Siya nga pala. Oh. Nag-apply po ako bilang sales lady sa isang department store. Oh. Nilagay po nila ako sa waiting list. Siya nga pala, anak. Po. Yung pera na binigay ni Marco, nasoldi ko na. Pasensya ka na, anak ha. Akala ko eh, ilang linggo na nakalipas eh, pwede natin pag-usapan. Wala na po sa akin yung nangyaring yun. Naitanim na po namin lahat yung mga seedlings ang bignay. Hinati-hati ko na rin po yung mga trabahador. Dalawang puno po ang aalagaan ng bawat isa. Ah, good! Pati nga po ito si Kenneth eh. Bibigyan ko rin po siya ng puno na aalagaan. Ay, hindi. Ernesto, si Kenneth pag-aaralin ko. Matalino yung pamangkin mong yan. Matalino nga po siya, pero hindi ko po siya kayang papasukin sa kuleyo eh. Ernesto, ano ka ba? Sinabi ko nga akong bahalang magpaaral kay Kenneth. Naku, maraming salamat po, madam. Salamat po. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo. Baka naabala na kita. Salamat po, salamat po. Dapat tuusin na natin si Mang Herman. Hindi natin alam kung Kenneth, natin pa yung pera. Kenneth, ano nangyayari doon? Naku, madam. Galit na galit po kasi yung mga tao dito kay Mang Herman. Kasi naman po, magmula po nung umalis sila dito nila Ate Emily, itinangay po nila pati pera ng kooperatiba. Sino yung nakapula? Ah, si Mang Hugo po yan. Gusto ko siyang makausap. Balita ko, ninakaw daw ni Herman at ni Emily ang pera ng mga tao sa kooperatiba. Ay nako, kung minsan talaga ang hirap basahin ng mga tao, akala mo mabait. Yun pala, may tinatagong kawalanghian. Tell me, ma, what's your point? Niloko ka ni Emily. Hindi ako niloko ni Emily pa. I'm telling you. Ano tawag mo doon? Kinuwartahan nila mga tao. Pinirahan ka din nila. Hindi ba panloloko yon? Kung wala silang intensyon, di sana sinoli nila sa'yo ang perang binigay mo. Marco, tama na yung pagmumukmok mo, ha? Naiirita na ako. Hindi na kita maasahan. Ayan si Jane. Ba't hindi kayo lumabas? Hayaan mo aliwin ka niya. Basta saan ba't malilimutan mo rin yung Emily na yan? Please po, ma. Jane!
Hi! Oh, what a perfect timing. Alam mo, iha! Ay, tamang-tama. Lilibutin ni Marco ang asyenda. Ba't hindi mo siya sabahan? It's a good day for a drive. Okay lang ba kay Marco? Ay, oo. Ako. Okay, hindi ba, anak? Naghahanap talaga ako ng kasama eh. Tamang-tama nandito ka. Sige na, anak. Enjoy! Bye. Hindi pa ba siya nakikita? Si Emily. Alam mo tungkol sa kanya? Sorry, Jane. Okay lang yun. I know where I stand. Baka nasa ibang bayan lang siya. Nasubukan mo na ba sa Almeda? Napakalawak ng Pilipinas. Hindi ko alam kung saan lupalop siya hahanapin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tutulungan kitang hanapin siya. Gagawin mo yan. Ayoko nakikitang malungkot ka, Marco. Salamat. Mabuti kang kaibigan. Gusto kong hanapin mo din si Mang Herman at Emily. Bakit to, Madam Margaret? Huwag ka na magtanong. Nagpadala siya ng sulat dito. Walang return address. Pero ayon sa postal stamp, hinulog ito sa San Toribio. Malayo ho yun. Mga 2 oras na biyahe mula dito. Ito ang panggastos mo. Pag nakita mo sila, huwag mo lalapitan. Basta itawag mo kagad sa akin. Eh, paano ho yung utang ni Herman sa akin? Ako na ang bahala doon. Makukuha mo ang pera mo. Sige na, huwag ka. Si Hugo yun ah. Anong ginagawa niya dito? May kinalaman ba ito kay Emily? Ba't mo naman nasabi yun? Hindi, kasi yung Hugo na yan, nung umalis dito sila Herman, galit na galit. Ikaw ba nagpaalis sa kanila? Pinahahanap mo ba sila ngayon? Ate, ano ka ba? Ba't ko sila papaalisin pagkatapos papahanap ko ulit? Ano ba naman? You're not making sense. Kilala kita. Alam ko ang mga plano mo. Ang plano mo, ipakasal si Marco kay Jane. Pero ang sagabal, eh si Emily. Bakit ba pinakikialaman mo pa ang buhay ni Marco? Ako ang ina, hindi ikaw. Kaya wag mong questionin ang pagpapalaki ko sa anak ko. Eh kasi naman eh, mali eh. Ba't hindi mo hayaang lumigaya yung anak mo sa pamamaraang gusto niya? Hindi katulad ng ginagawa mo, ganyan oh. Lahat, dinidikta mo sa kanya. Kung anong kurso ang dapat niyang kunin, kung saan siya magtatrabaho, at ngayon, kung sino ang taong iibigin niya. Tama ba yun? Alam mo ate, lagi mo nalang sinasabi sa akin na hindi ko alam ang lahat. Pero kung ano man yung alam ko, natitiyak ko, nasisiguro ko, na mas madami pa rin akong alam kesa sa'yo. At saka, bakit ako makikinig sa'yo? Eh, wala ka naman pinag-aralan. Bastos! Wala kang modo! Oo, wala nga akong pinag-aralan. Alam mo yung kung bakit? Wala akong pinag-aralan dahil luminto ako para makapagpatuloy ka at makatapos ka ng iyong pag-aaral! Bastos ka! Margaret, kung sino ka at kung ano ang meron ka ngayon, bunga yan ng pagtitiis at pagmamahal ng kadugo mo! Thank you.
Nakita niyo ba ito dito? Wala pa ako nakita ng pumabayad dito. Excuse po. Magtatanong lang ho. Nakita niyo ba ito dito? Ay, hindi po eh. Sigurado pa kayo? Opo, hindi po. Pasensya na po. Hindi po talaga namin. Tara. Tay, ito. Pasensya na kayo, Tay. Medyo kasi hihina ang benta ngayon eh. Siya nga pala, Tay. Nasulatan na ba ninyo yung mga kasama ninyo sa kooperatiba? Kailangan alam nila, hindi natin sila tinakbuhan. Oo, oh, anak. Eh, kanina nga, hinulog ko na sa post office yung sulat. Nakita ko na ho sina Herman at Emily. Ano hong gusto niyong gawin ko? Sabihan mo ang lahat ng mga pinagkakautangan nila. Para sugurin nila sina Emily. Eh, nagpadala ng sulat sa akin si Herman. Ipinaalam niya sa lahat na hindi niya kami tinakbuhan. Nababayaran niya raw lahat ng utang niya. Akin na. Ito. Wala ka natanggap. Balikan ninyong magaba at singilin niyo. Eh, tsak, wala akong pambayad yun. Is lalo mabuti. Mas madali ninyo silang mapapakulong. Eh, di lalo kung walang pambayad yung pag nakulong mo si Herman. Pag pinakulong ninyong mag-ama, ako mismo magbabayad ng mga utang nila. Pero, kailangan masiguro ko na hindi na sila makakabalik dito. Opo, Madam Margaret. Meron pa ako isang kondisyon. Ano po yun? Hindi ito dapat makarating kay Mark. Naintindihan, no? Opo. Sina. Tay. Tay! At bakit? Wala ito. Ayan, sir! Ayan ang bahay ni Herman Cardenas, oh! Ang Herman, balik mo yung pera niya! Balik mo yung pera niya! Balik mo yung pera niya! Balik mo Ang gagansyo ka talaga! Balik niyo yung pera namin. Aling pasing, sinabi ko sa inyo, babayaran ko kayo. Eh, nagtago ka na nga eh! Hindi ka na nagpakita sa amin eh! Sumulat ako sa iyo. Ang sabi ko sa sulat, hindi ko kinakalimutan ang obligasyon ko sa inyong lahat. Sinungaling! Walang sulat na dumating! Sandali, sandali. Magbabayad naman kami. Mahina lang ang benta sa palengke. Ang mabuti pa. Mag-hoses ka na lang. Tsaka malaki pakikitain mo. Ay! Anak ko yan! Ay! Ikaw na lang hindi ako! Ikaw baganan! Tama yung sinabi ni San Marco eh! Dapat sa'yo eh! Pakulong eh! Manggagansyong tulad mo! Dapat kinukulong! Si Marco? Sir! Magsasampa ko kami ng demanda laban kay Herman Cardenas. Dali nyo na sa presinto yan. Sandali! Sandali! Maawa kayo! Matanda na natin ito! Sandali! Sandali! Huwag! Ako ang arestuhin ninyo! Ako ang kumuha ng pera! Wala ka lang ang anak ko rin! Hindi! Ako ang kumuha ng pera! Ako ang nag-ayos ng mga papeles! Isa ako sa mga nakapirma doon, kaya madali kong nakuha yung pera! Ako ang arestuhin ninyo! Congratulations! This calls for a celebration. Yeah. Huh? Yes. Papa, kayo na dyan. May lakad kami ni Jane. Okay, Marco. Mag-iingat ka, ha? Okay. Saan tayo pupunta? Meron tayong sariling celebration. Tayong dalawa lang. Let's go. Sweetheart, you behave. Be good. Bye. Meron ka bang gustong sabihin bago ko ibaba ang hatbal? Wala ako. Judge, mawalang galaw na po.
Walang galang po sa kanila. Ordering na po. Walang galang po. Ako po magsasabi. Ordering na po. Ang magsasabi sa inyo. Ordering. Wala po sa lalan din eh. Hindi na pala siya kayaan eh. Tay! Kayo na nga nalang naiwan sa akin na wala pa kayo. Hindi niyo dapat ginawa yun, Day. Hindi naman importante sa akin mag-aral eh. Kahit magtiis ako nagtatrabaho sa bukid, basta't kasama ko kayo. Gagawin ko ang lahat, hindi lang para pantayan ka, kundi para labasan ka pa. Sinabi mo sa akin noon na mahal mo ako. Totoo ba yun? Paano ko mamahalin ang isang tulad mo? Hindi mo malalaman ang tungkol sa anak ko, Marco. Sampid ng mga walang hiya niyang pamilya. Hindi kanya mahal, Marco. Tigilan mo na to. Mahal ko si Margaret, pero may iba akong mas mahal. Ikaw yun, Marie. Mga walang hiya kayo! Matagal nyo na pala ako nilolokong dalawa! Mahal mo ko, di ba? Magpakasal tayo sa lalong madaling panahon. Nasaan ang anak ko? Kinalulungkot ko. Patay yung bata. Ang anak ko!